Hey mga paps, nandito na naman tayo para mag-DIY sa ating iyon. Ayan. So today dapat tuturo ko sana yung pagtanggal ng spark plug. Ang problema, nawawala yung size nung pantanggal ko ng spark plug. Ang nasa akin is ito. Itong malaki. Yeah, so yung makina ko hindi pa to nabubuksan. More on linis lang. Change oil. Ang napalitan ko pa lang so far dito is aside sa oil filter, spark plug, air filter is yung mga wheel bearing. Kasi nga medyo maugong na yung clutch ko, yun pa rin. Tapos yung mga cable, stuck pa rin yun. Yung clutch cable, throttle cable, pati yung gear selector or yung shifter cable ko, stuck pa rin yun. Ano ba yung secret? Siyempre, yung gear selector cable, ano talaga yan? Lahat ng cable type, sooner or later, mapuputol. Pero, nasa paggamit, tsaka pag-maintain din kasi yan. Kung yung paggamit nyo is parang barubal or barabara, hindi talaga tatagal yan kahit na mayat maya nyo siya nilalangisan. Madali lang naman tanggalin yung airbox. Kung gusto nyo mag-detail ng makina, yan. Pwede nyo tanggalin yung airbox. Kailangan nyo lang is size 10 na wrench, T-wrench, para madali. Ano lang naman to eh, 1, 2, 6 na screw kung kailangan yung tanggalin. Start that.
One click siya. Sobrang tahimik pa. Even yung valve clearance niya, hindi pa ganun sa Logitech. Given na 5 taon na to. Kaya ang sikreto lang dyan mga paps, yung oil. Kagaya nung sinabi ko sa inyo, malaking bagay yung oil. Sinilip ko rin yung ano, yung mismong head niya. Wala pang namumuo na tinatawag nilang tar. So walang tar sa makina. Malinis pa siya. Sobrang linis pa. Kaya fresh na fresh. Ayan, tingnan nyo. Yeah, lipat lang tayo sa loob mga paps. Pag-usapan ba natin lalo yung tungkol sa iyon natin mga paps. Welcome back ulit sa channel natin. This is Mark. Today pag-uusapan natin yung about sa brake fluid and brake system ng iyon natin. Very basic lang naman because hindi rin naman ako masyadong technical when it comes to things about sa makina, about sa kung ano-ano man. Kumbaga alam ko lang yung principle but I don't know the technical stuff kasi nga wala naman tayong formal training. Hindi ako nag-aral sa mga ganyan. So mga DIY natin is self-taught. Kumbaga ni-research ko siya, pinag-aralan ko, and I do it on my own car, my own motorcycle. And I make sure bago ko siya i-post na it works, 'di ba? Kumbaga ayoko naman mag-share sa inyo mga paps ng DIY na alam ko naman na makakasira or hindi yan makakatulong. Hindi yan yung idea nung DIY videos ko. Ang idea niyan is para makatulong sa atin, makasave ng money, and magprolong yung buhay nung makina natin. So, earlier today, sinubukan kong gumawa ng video about spark plug replacement. Unfortunately, hindi ko makita kung nasaan yung pantanggal ko ng spark plug. Ang nandyan lang is yung malaking socket. So hindi siya kasha doon sa butas kung saan nakapasok sa kung saan nakasaksak yung spark plug, which is sa head. Tumatama siya sa ano, sa cover ng manifold. Ngayon, pag-uusapan na lang natin is yung about sa, yun na nga, brake system natin. So, brake system natin, very important siya. Kumbaga, yan yung isa sa life and death na part ng sasakyan natin. If you don't have a brake, if you don't have a decent brake system, malaki yung chance na madidisgrasya kayo or makakadisgrasya kayo. And we don't want that to happen. Ngayon, ang tanong dyan, ano ba yung recommended na brake/clutch fluid ng Hyundai para sa iyo natin? Ang recommended nila is .3, at least .3 and .4 specification. Meaning, yung brake fluid na gagamitin natin should meet that the standards of a .3 and .4 brake fluid. Ngayon, ano pong pinagkaiba nung dalawa? Yung .3 is 2 times cheaper ng .4. Anong difference nung dalawa? Kasi yung .4 medyo mahal. And yung .5, that's actually I think yan yung pinakamahal. Yung .5 kasi is designed para sa racing, mga pangkarera. Ano bang difference nun nung tatlo? .3, 4, 5. Ang difference nilang tatlo is yung heat range. Yung .3 or yung .5 rather, it can handle higher heat.
So hindi siya masyadong, kumbaga sa coolant, hindi siya kagad kukulo pagka nagpepreno kayo. Hindi siya, kasi once na uminit yung brake fluid, ano rin yan eh, nakaka-apekto sa feel ng brake natin. Parang humihina. Mapapansin nyo yan pagka long drive kayo, tapos gamit na gamit yung preno nyo. The more na umiinit yan, the more na parang yung pakiramdam nyo humihina siya. So, ganun yung brake fluid. Kung halimbawa, madalas kayong mag-long ride or long drive, as in mga province yung tinatakbo nyo, I would suggest mga DOT-4. DOT-5, medyo overkill na yun eh. Kumbaga, yun na yung ginagamit. Kung mga tumatakbo kayo ng mga 200, 300 kph, yun, kailangan nyo yun. Pero para sa atin, yung iyon natin, hindi naman yung tatakbo ng 200 kph. Kumbaga, dinesign kasi yan, pang city lang talaga. DOT-3, DOT-4 would be enough para mag-function siya ng maayos. Now, ang susunod na question is, tuwing kailan ba dapat tayo nagpapalit ng brake fluid? Ang kadalasang interval ng pagpa-flush and pag-replace ng brake fluid should be every 36 months. So, every 3 years dapat pinapalitan siya. Bakit? Bakit siya kailangan palitan? Kasi, ano nga naman, kumbaga, nasa vacuum environment yung brake fluid natin and hindi siya talaga pinapasok ng alikabok. Yun yung akala natin, hindi siya pinapasok ng alikabok. Pero mga paps, ang brake fluid, umiitim yan for a reason. Umiitim yan dahil napapasok siya ng alikabok. Saan nanggagaling? Doon siya nanggagaling sa mga caliper natin. Doon sa piston, di ba lumalabas siya, pumapasok. Meron siyang rubber boot or yung oil seal, kung tawagin. Yung oil seal na yon, meron pa rin yung gap in between. Kasi kung walang gap yon, hindi mag-i-slide yung piston doon. Ngayon, pag lumabas yung piston, or pagka gumalaw yung piston, yung mga debris na galing sa brake pad natin, kakapit ngayon yun doon sa piston. Pagpasok nun, kasama na yun. Yun yung paliwanag kung bakit umiitim yung brake fluid natin. And, pagka na-contaminate yung brake fluid natin, naapektuhan na yung property niya when it comes to being efficient. Hindi lang alikabok yung pumapasok doon. Tubig, moisture, kung ano-ano pa. Doon siya madalas dumadaan. So, pag nahaluan ng tubig yung brake fluid natin, hindi rin maganda. Kasi, magkakaroon niya ng bubbles. And yung bubbles sa ano natin, sa brake fluid, kumbaga, nakaka-apekto siya para yung boiling point nung ano natin, nung brake fluid is bumaba. So, mas mabilis uminit yung brake fluid, mas mabilis din humina yung preno natin. So, hindi rin siya safe. Kaya, every 3 years, dapat pinapa-flush siya, pinapa-check yung buong brake system. And, papalitan ng bagong brake fluid. Para din sa safety natin. And, yun nga, pag nagkatubig, magka-corrosion kasi yung brake system natin and it will cause more damage sa brake system natin and sa sasakyan natin. Magkano lang naman magpa-flush ng brake system sa mga gas station, kaya-kaya nilang gawin yan. Pwede rin naman i-DIY yan, pero kailangan nyo ng jack kasi kailangan yan i-bleed. Madali lang din yung pag-bleed, pero kailangan nyo ng alalay kasi kailangan merong magpa-pump dun sa brake pedal habang nagbi-bleed kayo doon sa ilalim. Ano lang naman yan eh, dalawang caliper lang. So, luluwagan nyo lang yon, ipapump para magkaroon siya ng hangin until such time na maklear nyo yung hose na free from bubbles, hanggang sa yung brake fluid na talaga na puro yung dumadali sa kanya. So, madali lang mag-bleed. It's just that kailangan nyo lang ng kasama and jack na maganda-ganda.
kasi sa ilalim nyo siya gagawin. Pwede rin dun sa gilid, susungkitin nyo lang naman yun sa likod. Susundan nyo lang yung hose nung brake fluid. Kung meron pa kayong gustong pag-usapan tungkol sa iyo natin, feel free to comment down below. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mga paps, subscribe na para mabigyan din kayo ng update kung ano yung mga recent DIY natin. So, hindi lang tayo magko-concentrate sa DIY. Soon, gagawa na tayong mga travel vlogs, kasama yung iyon, mga usual na lakad natin, travel sa mga auto supply, mga ganon. Para mas marami tayong idea kung ano yung mga, saan tayo makakabili ng mga murang parts, saan ba yung ano bang araw bukas yung ganitong shop, etc. etc. So marami pa tayong mga videos na i-upload and marami pa kayong dapat abangan. Again, kung nagustuhan nyo itong video natin, please hit the like and pakishare na rin yung video, subscribe na rin, mga paps. Thank you and salamat again dun sa aking 675 subscribers as of the moment. Konti na lang, magiging 1,000 na tayo.